Tapos oh, nasa Twitter ako. Iba-ibang version. Ay, kasi yung sa Twitter yung mga ano yun. Ano? Yung mga mahilig makipag-away. Mga one-click. Hello everyone and welcome to another episode sa ating YouTube channel. Yes. And for today, we will discuss yung isa sa mga parang mga lagi ko nakikita sa Facebook eh. Parati ka kasi lang sa Facebook eh. Siyempre. Kaya kami mga millennials. Kasi marami nagpo-post. Oh, nasa Twitter ako. Iba-ibang version. Ay, kasi yung sa Twitter yung mga ano yun. Ano? Yung mga mahilig makipag-away. Mga one-click. Oo. Marami sa Twitter niya yung mga nakikipag-away sa mga kusino-sino. madalas sumakita sa mga timeline ko, no? Iba-ibang version yung kino-compare nila yung bank versus VUL. Oo, so sinasabi nila katulad dito, meron akong compare that. Oo, kuwari naglagay ka ng 5,000 pesos a month sa isang bank, no? Siyempre ang bank mga 0.5% savings lang. 0.25 pa nga eh. 0.5, sige. Yes. Tapos, versus, merong iba na maglalagay ng 5,000 a month daw sa isang VUL. Tapos, naka-invest sa equity fund. Okay. So, more or less, mga 10% a year daw yung ano. Mm. So, pag nag-invest ka sa, pag naglagay ka ng pera sa 5,000 a month sa banko, magkano yung kikitain mo doon? Parang sobrang liit lang. Mm. Versus kung nilagay mo yung 5,000 a month sa isang VUL, meron ka ng death benefit, meron kang hospital income death benefit, benefits, may mga... Parang friends with benefits. Tapos meron ka life insurance coverage. Tapos meron ka pang... Tapos meron ka pang projected na benefit na around 2 million after... X years, no? Kasi the investment part of the VUL will grow, no? So, sinasabi nila, basically, the people who are posting this is, mas magandang maglagay ng pera sa VUL. Yun yung lumalabas. Okay. Kasi mas maraming benefits, eh, versus sa bank. Kasi nga, yun, o nga naman, sa banko, 0.5% per may year lang. May tama naman. May point sila. Pero, ang sa akin is hindi dapat kasi kino-compare yung bank at saka yung VUL because okay dahil para sa akin lang din because each financial instrument have their own purpose. Yan. So like for example, mutual funds, CYTF, bond, stocks, actually ang VUL hindi mas kaya real estate, di ba? Real estate, forex, all of these things have their own purpose. So kanya-kanyang purpose yan for you to compare like for me, for you to compare banks with a VUL, it's like comparing apples to oranges. Mm-mm. Kasi iba yung purpose ng bank, iba ang purpose ng VUL. Oo. So, kunwari, meron akong savings na nasisakasave ako ng 5,000 a month, no? Mm-mm. Ang tanong ngayon, saan ko siya ilalagay? Mm-mm. Kung wala pa akong emergency fund, dapat sa banko. Dapat sa banko ilalagay yun. Kasi kapag halimbawa, nagkaroon ng emergency ng Holy Wednesday ng gabi at kailangan mo ng pera at nasa ATM ka, you can easily withdraw. Oo. Yan. Pero pag nilagay mo yon yung emergency fund mo na wala ka pang kaipon-ipon, in a VUL, so for example lang, Holy Wednesday ng gabi, good luck kung ma-withdraw mo yan. Hindi, at saka diba sa VUL, may holding period. Well, hindi naman, not like may holding period. Hindi ganun kadali kunin yung pera, basically. Yes, it varies, no, per insurance company, but basically, usually there's a 30-day cooling period of which you can refund your money. May mga charges. Uh-oh. So makukuha pa rin siya with less. But after 30 days, for example, most especially sa mga yung mga VUL na per quarter or per year mo binabayaran, no? Pag after 1 month, ang makukuha mo yung cash value na lang. Depende pa yun sa premium charge na kinalta sa of which yung premium charge, may video rin tayo about that, yun yung portion ng binabayad mo na napupunta sa insurance. So, at to compound that, kapag down ng market, if it goes against you, then baka makuha mong cash value is very, very minimal, if not down pa. So again, it really depends on your goal. Kung wala ka pang emergency fund. Kung ano yung kailangan mo, di ba? So, basically guys, ang investment, tatlo para sa akin. No? First, ang investment
can provide liquidity. Ibig sabihin, kung kailangan mo ng pera, pera, madaling kunin. Yes. Sa, the second, when you need it. Yeah. But the second, ang investment, it can provide growth for your money. Mm-hmm. Papalakihin niya yung pera mo, di ba? To the amount na kailangan mo. Oo. Number three, it can also provide income. Ibig sabihin, uh-oh, every month may nakukuha kang pera. Yeah. So, ang tanong ngayon, ano yung kailangan mo? Yes. Di ba? So, for example, nagsisimula ka pa lang, wala ka pang emergency fund. Mm. So, practically speaking, kapag biglang... You're still building up. Oo. Yeah. If you're, kunwari, biglang may bagyo, nasira yung bahay. O magkasakit yung anak mo. Oo. O yung asawa mo. O yung magulang mo. Manako bigla yung cellphone mo. Exactly. Diba? Eh, medyo necessity ng cellphone ngayon. Diba? Mm, so, these are emergency situations na hindi mo alam kung kailan mangyayari, mm-hmm, na kailangan mo ng medyo malaking pera, mm-hmm, na hindi mo na parang disadvantage kung isa-swipe po sa credit card. Mas oo, advantage kung meron kang ka panood, meron kang ipon, diba? Meron kang nakatabi dyan. Oo, so, sabi nga, kapag may sinuksok, may madudukot. So, this means na yung pera na nasisave mo every month, siguro, mas maganda sa banko muna siya ilalagay. Mm. Diba? Lalo na kapag emergency fund. Kasi, oo, you know, ang banko kasi, like ATMs or passbook. Yun nga, yan, liquidity. There, madaling kunin. Madaling kunin. Oo. So, you know, this oras ng gabi, you know, mag-El Nido ka, may ATM dyan, yes, kailangan mo ng pera. Halimbawa, you can easily withdraw. And that is basically what banks, bank products like ATM and passbooks are for. Liquidity. Oo. And yeah, to provide you with the money when you need it, okay, where you need it as well. Oh, so, kung ang kailangan naman nila ay growth, of course, hindi na natin i-advise yung bank savings. Oo, talo ka doon. So, doon na ngayon pwede pumasok yung VUL kasi may investment component, na component siya. But of course, hindi lang VUL ang may investment. No? Pwede ka mag-invest sa mutual fund, sa stock market. Mag-trade sa Forex. Oo, all of these can, and then, pero para sa akin, kung growth, ng ano mo ng pera mo ng capital mo, mga paper products like mutual funds, stock market, no, ang preference. Ang real estate kasi sa akin, para sa akin, income 'yun. I'm thinking of flip, yung increase in buy value, now, sell later, yung appreciation. But depende naman yan, depende. According to the figures that I've seen, hindi ganun kalaki yung lift, magkano yung increase ng value ng real estate properties for the past 10 years. Of course, katulad ngayon, boom tayo, mataas, no? Mataas yung naging increase for the past several years. But over the long term, para stock market. Hindi, actually mas malaki pa rin ang kinikita ng stock market. Oh, really? I had a comparison na if you bought land in Makati, in Makari, versus if you bought stocks ng Ayala Land, uh-oh, after 15 years, mas malaki yung kinita ng stock market mo kaysa dun sa increase ng value nung binili mo sa may Ayala. That's Avenue. A big reveal, ha? Oo. Mas malaki yung kinikita sa stock market or sa paper investments kung price appreciation, okay, or growth. Pero kung income, mas maganda probably ang real estate kasi pwede kasi ka mag-rental rental property, or pwede ka mag-invest sa isang business na may dividends, or right, pwede ka sa preferred shares na nabibigay rin ng dividend. Kasi may dividends yun. Or bonds even. Or bonds, no? Yeah. So, again, tatlo yung pwede mo makuha sa isang investment. Pwedeng liquidity, pwedeng growth, pwedeng income or cash flow. Ang tanong ngayon is, ano yung kailangan mo? And then, dun ka mag-decide kung saan ka maglalagay. So, hindi mo pwedeng sabihin na bank versus VUL, mas maganda yung VUL kasi malaki yung kikitain ng pera mo dun. Kasi, again, apples to. Oo, diba? May kanya-kanya siyang purpose. Yes. And kung ang habol naman mo naman sa VUL ay dahil may life insurance siya, there are bank products right now na may libreng life insurance. Diba? May mga ATM dyan na may libreng life meron insurance. Meron kami, we're not really promoting, but we had the video ng BPI pamana account. Oo, meron ka ng libreng yung life insurance, depende dun sa average sa balance mo. Ang alam ko last time is 3 times of your average daily balance, may coverage ka, pati security bank all access to. Yes, meron ako actually yung sinulat sa blog ko na mga list of bank products, mga bank savings and checking account na mayroong libreng life insurance coverage kung depende sa average daily balance. So, you know, I mean again,
like for me, VUL kasi, well, may mga single pay VUL din kasi. I think pwede na yon na mas qualified na as investment kasi single pay lang sila. But yung mga usual VUL na binabayaran mo for 5 years or 10 years even, ang positioning ko doon is really as an insurance that really grows over time. Na lumalaki yung protection mo ng coverage. Inflation adjusted coverage. Coverage na hindi mo na kailangan magbayad ng premium pa in the future. So kumbaga sila na bahala. So it's so again, iba yung purpose. Iba yung purpose. Hindi siya yung tipong ay baka kailanganin ko ng panggawa ng sasakyan bukas, i-VUL ko. Iba yon. Again, iba ang purpose ng VUL. So iba ang purpose ng tax. And siguro lastly, as a reminder, lalo na sa mga financial advisors, di ba? Medyo mag-isip-isip din sila doon sa mga ginagawa nilang mga memes, no? Mga graphics. Kasi minsan nakaka-mislead, no? You compare bank versus VUL, it's not financially smart to educate people na mas maganda sa VUL kesa sa banko. Because, again, each financial product has their own purpose. Yes. No? And, may nabanggit nga ako, may naalala ko yung kaibigan ko, no? Kasi meron daw na ano, na isang advisor o ganyan. Tapos, basta pang retirement, VUL. Tapos, pag education, VUL. Parang lahat na lang VUL. So, sabi niya, alam mo, parang hindi lahat ng sagot sa problema mo. VUL, hindi yan parang by Jessica na sagot sa lahat ng sakit ng ulo by Jessica. There are a lot of investments. And of course, it helps diversify. Kasi to minimize minsan, the risk. Yeah, minsan hindi pang VUL yung kliyente. Minsan, kung lalo na kapag tipid sa budget, at hindi kaya, baka pang term insurance, hindi siya pang VUL. So, again, each product, kaya nga, di ba, you fit the person to... May matching. You fit the product to the person, not the other way around. Tama. Depende sa tao, depende sa need. So, yes. Yan, lahat may purpose. Everything has a purpose. So, kung gusto nila ng, ano, ng financial advice na hindi sila bebenta ng VUL at anong product. You can benta, just advice. Yeah, you can email us at admin@archive.com and then we will we can do a financial consultation. We'll be very very thorough and i-map out natin yan at ng goals mo, lahat ng needs. We'll create a financial plan, no? Yes, priority. Kung ano yung kailangan nila. Even your budget will be very very sensitive on your budget, even kung ano yung kaya ninyo. So please do email us. So I guess that's it for our video for this week. So if you like our video, please give it a thumbs up. Pero pili ko marami magta-thumbs down. Drop a cherry button. So give it a thumbs up, share it to your friends.